Naghanap nga pala ako ng bagong mouse tsaka keyboard para dun sa desktop PC na ginagamit ko. Sira na kasi yung mouse niya, pagkatapos naman yung keyboard medyo nagloloko na rin. Nag-check ako online, so napansin ko tong combo ng Redragon. Nakatawag na pansin sa akin kasi to, ang mura lang niya. Ang pagkaka-purchase ko dito ay 1,295. Bali, ilalagay ko na rin guys sa description yung link ng pinagbilan ko. Ang maganda kasi dito guys, combo na siya. So, meron na siyang keyboard, mouse, tsaka mousepad. Kumbaga sa value meal, meron ka ng rice, ulam, tsaka drinks. Check na natin yung laman nito. Ang model pala niya ay S107. Okay guys, so ayan yung itsura ng ano niya, yung keyboard, mouse, tsaka yung mousepad niya. Nakalagay pala dito sa likod na compatible lang itong ano na to, itong mouse tsaka keyboard na to sa mga Windows na ano, na operating system. So kung ang gamit nyo ay naka-Mac kayo, hindi siya magiging compatible. Although, gagana naman siguro ibang function, pero yung lahat ng ano niya, yung lahat ng mga keys niya, baka hindi gumana ng maayos sa ano, Mac OS nyo. Ito guys, nakalagay naman dito sa baba eh. Ayan o. Yung mga supported na Windows niya ay Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, at saka Windows 10. So, buksan na natin siya guys para makita na natin yung laman niya. Ito pala guys, andito yung user manual niya. Kung medyo interesado kayo, basahin niyo na lang. Ayan guys, nakalagay pala dito sa ano, sa user manual niya na plug and play na siya. So, wala na tayong install na mga OS para mapagana natin tong mouse tsaka tong mouse tsaka tong keyboard niya. Tsaka guys, may kasama pala siyang isang Redragon sticker. So, ito pala guys yung ano niya, yung mousepad niya. Ganda ng mousepad niya. Medyo malaki ng kaunti. Tsaka yung quality, yung build quality naman niya, mukha naman siyang maganda. Ito naman yung mouse niya guys. So, build quality ng mouse niya, solid naman. Pagkatapos, yung wire niya guys, siguro mga ano to, mga 1.5 meters. Bali, yung socket pala nung ano, nung mouse natin ay USB Type A. So, standard naman siya, naalos lahat naman ng mga desktop nyo o PC nyo na Windows, eh may USB Type A naman yan. So, dito naman pala sa mouse guys, ito yung pinaka-roller niya, tapos meron pa siyang extra dalawang function. Since na gaming essential nga itong na-purchase natin, so meron siya mga ibang, mga additional na mga ano, na mga pindutan. So, ito yung sa DPI niya, sa speed ng mouse. At ito naman guys yung ano, yung keyboard niya. So, yung keyboard niya, USB Type-A din. So, alos yung din yan ng ano, ng length nung sa mouse niya, mga 1.5 meters. Ngayon guys, i-check natin yung ano, yung lighting niya. Bali, yung mga keys niya pala, so far maganda naman. Yung mga keys niya pala guys, medyo ano, medyo smooth naman, tsaka masarap ano, masarap siyang hawakan. So guys, gagawin natin ngayon, te-testing natin ngayon yung lighting sa itong mga keyboard na to. So guys, papatayin ko lang yung ilaw natin para makita nyo ng maliwanag itong ano, itong ilaw ng keyboard tsaka mouse. So dito sa mouse natin, nakita nyo naman yung ilaw niya medyo nawawala-wala tapos bumabalik-balik. So pagpalit pala ng ilaw nito, ipindutin nyo lang itong DPA niya. Mag-change siya ng color. Ayan, green. Ayan guys, nakikita nyo ba? Ang ganda. So para naman sa build niya tsaka sa design, so panalo na tayo dito. Ito naman sa keyboard niya guys. So ang pag-change ng color, ipindutin nyo itong fin tsaka itong may naka-indicate dito na ano, na parang lighting niya. So press nyo lang siya tsaka ito. Ayan, tsaka siya mag-change ng color. So, kung ayaw nyo gamitin yung backlight niya, pwede rin naman. So, ito pala guys, napansin ko lang kasi dito na yung ilaw nitong ano, scroll lock, num lock, tsaka caps lock niya, eh naka-fix na sa pula. So, medyo disappointing lang ng konti kasi pag nagpalit ka ng kulay, ayan, gaya niyan. So, hindi siya match. Ang maganda dyan, pag nakapula ka rin, ayan, dyan mo makikita yung ano niya. Dyan mo makikita yung ganda niya. Tsaka yung ano pala guys, medyo napansin ko dito sa ano niya, sa font na ginamit niya dito. So, hindi ko lang nagustuhan kasi parang may pagka-Greek yung ano eh, yung pagkakasulat ng ano niya eh, nung font niya eh. Para sa akin, medyo mataba ng kaunti. Tsaka, hindi ko nagustuhan yung ano, hindi ko nagustuhan yung klase ng font na ginamit nila dito. Although naman sa build quality naman ng mga ano, ng mga button niya. So, medyo maganda naman guys. Ayan. So, ayan yung tunog nyo. Honest review lang to guys. Yung sa mousepad niya, panalo na kagad tayo. Kasi sobrang, kung makikita nyo naman, sobrang ano, sobrang
smooth pagkatapos, yung quality build niya, masasabi mo talagang maganda. Yung mouse din niya, eto, build quality, maganda rin. Tapos yung cable pa niya, naka-braided yung ano niya, cable niya. Ayan. So, ibig sabihin, medyo tatagal to ng kaunti kumpara sa mga regular lang na mga cable na mga ginagamit ng mga mouse. Ayan. So, gaming mouse to guys ha. Tsaka pagdating naman sa ano, hawak, medyo comfortable naman siya guys. Hawakan. Tapos, may mga extra button pa kayo para pag naglalaro kayo, additional function. Ayun, ito naman keyboard, build quality, maganda rin. So, ang hindi ko lang nagustuhan dito, ito nga, hindi napapalitan yung kulay. Sana ginawa din ni, ano, ni Red Dragon, sinabay na to na pag nagpapalit ka ng, ayan o, pag nagpapalit ka ng kulay, sana sinama niya na to. Ayan, kaya so, kapag hindi pula ginamit nyo, ayan, so, hindi siya match. Although, design lang naman yan. Ang importante naman din talaga dito, yung performance niya. May ano rin pala siya guys, so, may stand din siya, para kung gusto nyo ng medyo mataas yung ano, yung keyboard nyo. Ayun. So, sa price guys, sulit na to sa halagang 1,295. So, ulitin ko ulit guys, lalagay ko na lang sa description yung link ng saan ko na purchase yung item. So, ayan guys, ito na yung combo ng Red Dragon.